araw sa inyo lahat. Kahapon, matapos ang ating first vlog, kauna-unang vlog kahapon is meron kagad nag-comment na nagtanong ano daw yung mga gamit kong fishing gear o yung bingwit natin or at saka saan tayo nagsimula at paano tayo natutong mag-fishing. So actually, hindi pa naman po tayo professional na nagpi-fishing. What? Tayo ay hobby lang natin. So nakasanayan na lang din kasi for all you know, ako po ay lumaki sa Bulacan, Pilipinas, no? Sa Bulacan. At ang bahay po namin is nasa gitna ng palaisdaan. Tapos ka ng pinto ng bahay sa harap, is makikita mo kagad puro fish pond sa palaisdaan. Pumunta ka naman sa likod bahay, makikita mo kagad doon is patubig, tapos palaisdaan pa din on the other side, on the side na yun. So bata pa lang tayo, marunong na tayo kahit pa paano na ang huli ng isda. Maaring pamingwit or yung mga sibat o baril na tinatawag namin dyan. Yan, mga pana, mga baril de pana. So ngayon dito sa UAE, nag-start po tayo na mamingwit using baits lang, yung hipon. Yan. So papakita ko sa inyo yung mga fishing gears natin na isa-isa. No? So papakita ko sa inyo. So nagsimula tayo dito sa UAE. Ito yung kauna-unahang gear na binili ko. So ito ay Royal Angler, which is 5,000. Yeah, 5,000 na tawag siya, tawag na G. Tapos ito naman yung partner niya, yung kauna-unahan kong fishing rod. So ito naman po, ang length nito is 2.5 meter. Tapos ang tatak po niya is Royal Angler Sea Fighter. Yeah. Carbon fiber siya. So talagang napakatibay niya. Really naked. Kaya nakaunahan akong bingwit na ginamit dito. So habang namimingwit tayo, so iba't ibang uri ng isda ang nahuhuli natin hanggang sa nakakahuli tayo ng medyo malaki niya. Yan. So medyo nahihirapan tayo dito. Yan. So meron tayo ding mga nakikilala mga nag-fishing doon. So suggest sila na bumili ko ng mas maganda o mas mahabang fishing rod at magdagdag ako ng ibang fishing gear din at saka ng machine na to, ng mga machine. Yeah. So ito yung kauna-unahan kong rod. Yeah. Tapos bumili na rin ako ng ayun, so naingganyo ako, bumili na ako ulit ng machine. So ito naman po ang Apollo 6000 naman, mas mabigat, mas heavy duty siya. Yan. So heavy duty siya na yan. Apollo. Yan. Ang ganda ng kulay din niya. Ano siya, camouflage. Yan. So ang gamit naman nating line dito is braided. So lahat 'yan puro braided ang gamit natin. So dalawa. Yan. So ang ginamit ko naman dito na rod ay ito naman. Binili kong rod. So ito naman ay ang pangalan ng rod na to is Black Mamba. Which is, ang haba naman po nito is 3.5 meters. So talagang napakahaba. So kung ito is 2.5, yung una, ito naman ay 3.5. So ito na yung ginagamit ko kapag nagla-live bait ako at saka yung mga wild bangus na malaki talaga. Which is, pag nakahuli ka po ng bangus dito, sa area na pinamimingwit ako, mababa na ang isang pirasong bangus is 5 kg or more. So pinakamalaki o pinakamabigat kong nahuli na bangus doon is around 8 kg, isang piraso naman. Which is na-experience din po ng parents ko yan nang dumating sila dito. So since dalawa yung gamit ko, isang pambangus tapos isang mga pang-normal fish lang, so napakiramdam ko kulang. Yan, kulang yung ating gamit. So bumili pa ulit ako ng isa. Another one. So ito naman ang nabili ko, which is 4,000. Ayan, ang tawag ng ang ano naman dito is Banax. Ayan. Banax po. So 4,000. So tatlo na ang gear natin. Dinagdagan ko pa ulit. Another pa. One. So ito naman ay is Z5000 pa din. So naka-set up pa siya ng pambangus. Ayan. Kung makikita nyo, meron siyang floater at meron siyang ang hook is ganyang kalalaki. Laki ang hook. Kasi kapag maliit lang na hook ang gagamitin mo sa mga wild bangus na yan,
makakawala lang yan at kawawa ang iyong bingwit. Makakawala at mapuputulan ka lamang dyan ang linya. So, ang gamit ko rin doon sa isa pang machine na to, So, pang-apat na gear natin na fishing rod. So, ang dami, no? Hindi po tayo addict sa pag-fishing. Wow! Ang lupit mo! Hobby pa lang, pero ayan, ang dami na. So, ito din po is carbon fiber, 3.9 meter din. So, kanina 3.5. So, meron tayong 2.5, dalawang 2.5. Tapos, isang 2.5, isang 3 meter, isang 3.5, at ito ay 3.9. So, ayan. So, apat na fishing gear na ang ginamit natin. So, ayan. Natuto tayo sa mga mag-fishing doon din, sa mga nakikilala natin doon, na talagang sila yung mga batik ang nag-fishing sa area. Really, nigga. So, kasi nagsimula tayo sa mga maliliit na isda lang o normal fish lang doon. Kilala natin yung mga ibang nag-fishing. Ang gamit lamang nila is lures at saka jig. So, wala talaga silang gamit na fresh na mga baits. So, hindi sila masyadong nalalasahan. So, nangyari, nakasama tayo, nagpaturo tayo. So, since hindi po pwede yung gamit natin ng mga machine, yung mga makina natin, hindi po pwede sa mga ganong klase ng pamimingwit. So, ayan, bumili na naman po tayo. So, eto. So, bumili po tayo ng isang pang-casting, jigging. So, ang unang-unang binili sa akin kasi, nag-suggest din kasi ay beginner tayo sa pag-cast and jig. So, kailangan medyo matibay talaga yung bibigilin natin. So, sinamahan tayo ng ating kaibigan at bumili tayo ng magaan lang, 4,000 siya ang Sedona 4,000, which is ang yari nito is Shimano Sedona 4,000. Shimano Sedona, napakaganda niya. So, napakagandang gear po talaga niya, at ang ginamit naman nating rod ay yung ano din siya, struggle ang name niya. Churinoya ang tatak niya. Churinoya Struggle. Wow! Which is napakaganda po talaga niyang gamitin. Carbon fiber din siya. And ang haba po niya is 2.5 meters din. So napakasarap gamitin niya. So although sa una, syempre beginner tayo, nangangawit tayo. Pero so far natuto na rin. So ito yung kauna-unahan kong pang casting and jigging. Diba? Medyo may kamahalan po kasi gamit na to. Kesa doon sa mga normal, sa mga ito po. Medyo kamahalan to. Tapos, since natutunan na tayo mag-casting and jigging, bumili na rin tayo ng pang-lightweight o yung ultra-light na tinatawag. Wow! Ang lupit mo! Ito po ay ganun din. Churinoya din, ang tatak. So, meron tayong cover, Churinoya. Bumili naman tayo ng ultralight, ang mabang, ang magaan lang. O, hindi naman ganun kalaki ng mga uli. So, 1,000 na machine, na makina. At ang gamit natin na rod ay Okuma Competition. Okuma Competition. Ang length po niya is 2 meters lang siya. So, puro two-way lang siya. Puro dugtungan. So, ganun din. Lines natin is medyo pang mabigatan din. Kamahalan din kahit pa paano. So, kahit ito po ay kaya humuli o maghamata kahit mga 5 kg line na to. Kahit 5 kg to 6 kg or 8 kg na isda. So, ganun din naman to. Kahit 3 kg to 4 to 5 kg ultralight natin, kaya rin humatak yan. So, ito po yung ating lines. So, ito naman po yung mga gamit natin, mga gears natin, yung mga lures and jig natin. Ito yung ating bag na nilagyan ng mga lures and jig. Pag-ilang po natin konti. Medyo marami.
to, kompleto tayo. Meron tayo pliers, meron tayo mga cutter. Pagkano sa set up ng mga gamit. So, meron din tayo pang-clip ng isda. At, para kung ayaw mo malansahan, meron din tayo masahan dyan. Of course, ito yung mga laman ng ating fishing gear para sa ating bag. Ang ganda niya. So, meron tayong tinatawag na leader line saan natin kinakabit yung ating mga jig and lures. So, ang line po natin is 0.5 mm or kahit 15 kg, kaya yung atake. So ito yung iba't ibang klase natin ng jig. So marami tayo dyan. So mayroon tayong 30 grams jig, ito with triple hook. Ibang klase ng jig po yan. So, meron tayong 30 grams, meron tayong 20 grams, 20 grams, 15 grams. And ito pa yung iba, 10 grams. And 10 grams din. Meron din tayong 7 grams. So, marami pa tayong hindi naman nabubuksan dyan. So, meron din tayong mga soft bait na artificial lang din, mga squid, yan. So, yan mga ginagamit natin. Ito pa lang po, jigs. So, syempre, meron din tayong mga sinker o yung pabigat. Ito po yung other side ng ating bag. Syempre, nandito din yung iba't ibang klase ng mga swivel. Sa iba't ibang klase ng hooks din na kapag gagawa rin tayo ng mga baits hook. Ayan siya. Other side naman, meron din, no? So ito naman, iba't ibang klase din ng lures naman siya. So may redhead. Ito isa sa maganda, isang napakagandang panghuli ng mga talakitok or ng kingfish. Yan naman, mabilis habuli ng kingfish. So mga lures, meron tayong 30 grams, 20 grams, ito 15 grams, ito 10 grams, 10 grams. Ito, jig din ito, kung tinatawag. Meron din naman tayong mga 7 grams at 10 grams na mga chiniroya din. Mga lures. Napakaganda nito sa mga maliliit din ng isa, sa mga snapper din. Yan po, iba't ibang gamit natin. So meron din tayong mga floater at mga patunog pagka tayo ng mga nagbe-bait lang. At least kahit nakatalikod tayo, hindi natin nakikita yung ating rod. Naka-umak, nakatayo lang doon. So kapag tumunog, means merong kumakagat na isla, kumahata sa ating line. So sa ating so ayan, napakagat na po niyang gamitin. So kahit tumuyo ka, siyempre, hindi man po natin pwedeng bitbitin lang ng ganito to. Ayan, kaya meron tayong another bag. Parang siya, laki. Meron tayong bag. Hindi rin naman matatapos na ito lang yung gamit natin. Siyempre, lalabas tayo, bibili tayo sa araw. Kung hirap naman, mainitin po. Ay, ang arte. Parang kang bakla. Siyempre, ang kutis natin, dapat natin ingat. So, meron din tayong mga fishing gears na sa katawan natin. Siyempre, meron tayong nakapants tayo, jogger, then mga shoes. And then, meron din tayong mga long sleeve. At ito yung isa sa ginagamit ko. So, isa sa mga grupo namin dito sa UAE, yung DNA. Meron kasi siyang hood. Long sleeve siya. Mega bite. Wow! Ang lupit mo! Ha?
tayong gloves. So, meron din tayong gloves, guantes. Meron din tayo sa ulo, katulad ito. So, yan, yung takip sa leeg tsaka sa mukha. So, yan. So, ito po yung ating mga ginagamit. So, hopefully next time, kita-kita tayo and hope you like ang o nagustuhan nyo kung ano yung mga gamit natin. Just comment lang po kayo, subscribe, and press the ring button, bell button din, para maging updated kayo lagi sa aming, sa ating vlog. Okay? See you next time, guys!